Sa kabila po naman ng inaning karangalan at tagumpay ng Philippine Dragon Boat Federation sa Amerika, walang hero's welcome na ibibigay ng Philippine Sports Commission sa kupunan. Nagpapatrol, Ninya Corpus. Limang gold at dalawang silver medal ang pasalubong ng Philippine Dragon Boat Federation o PDBF pag-uwi nila sa Pilipinas. Pero di tulad ng ibang atletang nananalo sa ibang bansa, walang hero's welcome o cash incentive na ibibigay sa kanila ang Philippine Sports Commission o PSC. Paliwanag ng PSC, hindi kasi pumayag ang grupo na magpasa ilalim sa Philippine Canoe and Kayak Federation o PCKF na requirement ng International at Philippine Olympic Committee para kilalanin silang national team. Sa ngayon, hindi namin ma-justify, no? Even if they're world champions, no? But they are not the national team. Wala namang balak ang PDBF na magpasa ilalim sa PCKF. Mawawalan daw sila ng kontrol sa grupong ilang taon na nilang pinaghirapan. Ang problema, hindi rin makakasali ang kupunan sa darating na Southeast Asian Games sa Indonesia sa Nobyembre, kahit gaano sila kagaling kung hindi nila susundin ang mga patakaran ng International at Philippine Olympic Committee. Sa palagay ko, kuwan lang ito ng kaunti, ano, na medyo pride or amor proprio lang, na ayaw nila magiging under the canoe kaya, kasi kung pumayag lang sila, buo pa rin yung team. Para naman sa mga asawa ng mga atletang pumunta sa Florida, malalim ang problema at napolitika sila. Kumbaga sa gobyerno, wala silang nakuha, pero batikos, marami. Nang umalis patungong Florida, ni isang politiko walang tumulong sa Philippine Dragon Boat Federation. Pero ngayon, gustong paimbestigahan ni Senator Pia Cayetano ang kawalan ng suporta ng gobyerno sa kanila. Habang nagkakagulo o may politika man sa mga opisyal ng palakasan, tuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga atletang Pinoy para sa karangalan ng bansa, kumakalam man o hindi ang kanilang sikmura. Ninya Corpus, Patrol ng Pilipino.